Para po magbahagi ng salita ng Diyos. At sa oras po ito, gusto ko po tawagin yung aking kaibigan na magbibigay po ng paano niya nakilala ang Panginoon. Ang pangalan po niya ay Karoni. Matagal po siya ng biyahe dahil galing po ito ng galing pa siya ng Batangas. Palapakan po natin si Lord. Iniingat ka, Karoni. Kaya nga, hirap na talaga ako ito sa muli. Ay, hirap na ako ito. Tagal-tagal na eh. Super service ngayon. Nasaan tayo ngayon? Andito tayo sa Manila Audio Church. Ah! Oo, oh, dito po dati sa Lumaco. Oo, dito po Lumaco. Ha? Nasa Siguruhan ko ngayon kung sisinamaling. Hindi dito talaga ako Lumaco. Hindi ko, okay. Tura na ito. Ay, sabi dito ako kumanta. Dito ako nakilala sa Panginoon. Tapos, pero, in-invite kita dito, Karoni, dahil gusto kong magkwento ka na patungkol sa iyong buhay. Ah! Anong gagawin ko? Okay. Para sa mga hindi nyo po alam kung ano nangyayari, ang tawag po dito, kagod i-explain ko sa kanila, kapag ang isang host ay pinakausap ang isang puppet, anong tawag sa akin? Ay, isang retarded. Anong retarded? Ay, kinakausap ang sarili mo, ay retarded ko. Hindi, ang tawag doon, ventriloquist. Okay? Ang tawag din yung ginagawa natin, tagal natin ginagawa, ventriloquist. Ventriloquist. O siya kung mamamot yun, gawa lang sa buhay mo. Hindi, ganito. Alam niyo po, kaya po sila sasalita ay dahil po sa akin. Ako, kaya na sila nanonood sa iyo ay dahil sa akin. Anak, tura na ito. Hindi, ganito na lang. Karoni, kwento ka na lang ng konting buhay kung paano mo nakilala ang Panginoon. Alam ko, alam niyo po si Karoni sa Batangas na paano po na kanyang buhay. At ano ang dating yung trabaho? Ay, isang kumulawin dati. Ha? Oo, yung kumulawin yung dati. Sino sabihin? Teka, di ko alam yun. Nagpapagaling ka? Oo, nagpapagalapan yung bulag eh. Dali. Ang karoni ang bulag ay nakakalakad. Ha? Nakakalakad niyang bulag? Oo. Eh, sabi niyo kasi yung nakakalakad na ako. Hindi naman ako kapi ba? Hindi ganun ang pagpapagaling ka, Rodney. Alam mo sabi sa Biblia, hindi dapat nangungula. Eh, dati nga yun eh. Paano ka nangungula? Bola kristal, nagbabasa ka ng baraka. Tinawasa ba lang palad? Palad? Palad na dito? Yan o. Hala! Madalo na dito ko dyan. Ang baho! Hindi naman, pagbira ka naman eh. Dati nga nga mali. Hala! Ano ba naman yan? Ano ba yan? Ngayon ko yun eh. Nakikita mo dyan? Ang saswertihin ka! Ako? Baka may maniwala. Hindi, makikita mo saswertihin ka. Ako? O kailan yung araw na yun? Kailan yung araw na yun na saswertihin ako? Eh, hindi ko saswertihin. Ano ko sinaswerte? Pero nalang nasalito ka lang. Nung di ko kilala ang Panginoon, ang mula ng buhay ko. Nagbuhay ulit ko ng asawa ko si Queen Queen. Talaga? Hindi ko alam yun. Hindi mo nakikita sa akin. Nakakalungkot yung istorya na yun. Teka. Paano kayo nagkakilala ni Green Green? Saan kayo nagkakilala? Eh, sa online. Oo, online. Saan sa Facebook? Hindi. Instagram? Hindi din. Online din. Saan ka nagkakilala? Sa ATM, online. Nakita ko ang dami pero pinakasalan ko na agad. Mira ka pala eh. O tapos, mula nun? Hindi namin mo kayo sa maraming sasama. Hindi namin mo kayo sa maraming sasama eh. Talaga? Eh, ano nangyari? Nagkahiwalay ka rin sa totoo lang. Oo. Pero ano nga, hindi ako nagkulang sa kanya. Hindi ako nagkulang. Hindi ka nagkulang sa kanya. Oo. Pero kung nagkakaway ko yung sinasabi niya, sumusubot ka na, sumusubot ka na. Pero hindi ako nagkulang. Ang tapos, ang nangyari? Ayun na nga. Alam mo yung mahal na mahal ko rin eh. Hindi yun humihingi ng pera sa akin sa totoo lang. Hindi siya humihingi ng pera sa akin. Oo. Kung saan siya kumukuha sa malayan ko. Uwas na upos na ay walang titira sa akin eh. Pero alam niya, nang nakilala ko ang Panginoon, isa po isa. Hindi lang ako ang Panginoon.
inaagaw niya ang buhay ko. At ako yun. Alam niyo po, sabi po ni Karodi, sabi po kanina, sa preaching natin, si ang Panginoon po, pagka nakilala mo siya, babaguhin niya ang buhay mo. Totoo ka lang! Sabi niyo sa John, teka lang, sinabi na ni Pastor kanina. Nandiyan lang yan eh. Hindi! John 14, doon lang. Di mo pa kayo mo resisipin natin. John 14:6. O na yun! Di ba sabi doon? Ako ang daan. Ikaw? Hindi, yung sinasabi sa bayan. Ikaw? Eh, kung ito pala na pasta, ang gilagiin na tayo sa susunod, ka na kasi ipuloy. Ulit ba, ako ang daan, hindi ako yun. Sabi, ako yung daan. Ano sa kasi Jesus? Ay, yun ako yun, ano ba matapag yan? O sige, sabi mo, ako ang daan. Ako ang daan. Saan? Doon? Eh, yun ako, nalilito ako sa iyo. Sabi sa Bible, ako lang ang gulong eh. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus yun. At alam niyo po, matapos natin kung ginawa niyo yung decision na inalok ni Pastor kanina, tinanggap niyo siya as your Lord and personal Savior, may mandate ang Lord sa atin. Sabi niya sa Acts 1:8, I will make you a witness, sabi niya, to the Judea, sa Palestine, and to the ends of the earth. Ang layo nun eh, pausahin mo ba? Hindi, ito magulo, nagsiset ng ako eh. So, ang ka-encouragement po natin sa inyo mga nanonood ngayon sa mga nakapakinig, tayo po ay hindi na naging Kristiyano para maligtas, kundi para magbahagi ng salita ng Panginoon. Oo! At kaya sa inyo lahat, ang pangunawin sa inyo na, isyan niyo si Jesus. Sa ang dahilan, kaya tayo meron paligtasan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Paalam po, God bless po. Ako po si Weber. Thank you.